Hello everyone, welcome back to Mommy Love Vlog. Kumusta na po kayo lahat, mga kaibigan at kababayan dito sa Hong Kong, lalo-lalo na sa ating mga domestic helpers na kagaya ko. So for this video guys, dahil namamalantya ko is may mga tips na baka hindi pa natin alam sa pamamalantya, lalo-lalo na po sa mga baguhan. So ituturo ko po yung tips paano ang tamang pamamalantya ng polo shirt ng ating mga sir. And then pants. Ayan. So may mga employer guys na napaka-sensitive. Ayan, ayaw po nila yung may mga marka-marka sa kanilang pants. And then sa polo is may mga buhol-buhol dito sa may kwelyo. So ituturo ko po sa inyo kung paano yung tamang pamamalantya ng polo shirt at pants. So ang pamamalantya guys considered ko po for me lang ha, na napakahirap. Isa sa napakahirap at heavy work na ginagawa natin. Okay, so hindi ko napatataganin. Let's get started. So, ang importante guys is gumagana yung ating plancha. And for the safety, kailangan pong magsuot po tayo ng nakachinelas po tayo. Kasi may mga grounds na hindi pwede tayong bare feet lang tayo na namamalantya. So at least guys is nakasuot po tayo ng chinelas kasi nga mainit po yung hahawakan natin, no? And then be sure guys na naka-plug in po yung ating plancha. Eto. And syempre kung gumagamit po tayo ng steam iron, eto, steam iron is kailangan may tubig po siya. And then be sure na walang zero yung ating plancha para hindi po siya sasabog, overheating. And then kapag makita nyo po itong ilaw na ito is indication na mainit na po siya, okay? So, for the time na gagamitin natin ito is kailangan natin ng steam iron. So, mostly naman ang gamit dito sa Hong Kong is steam iron and be sure lang na malinis yung ating flat iron, yung steel iron. So, medyo marumi-rumi na. Kailangan ko nang linisin. So, ang paglilinis po dyan ang ginagamit is yung ano po, baking soda. Ayan, baking soda lamang ang paglilinis dyan. So, in the future, ituturo ko sa inyo kung paano ang paglilinis ng steam iron na nangingitim na ang kanilang steam plate. So, yun guys ha. So, dito po sa polo shirt is uunahin po natin na planchahin itong nasa collar. Ayan, so paano nga ba yung technique at paano yung tamang pamamalantya sa collar? Para hindi ito magbuhol-buhol. So, okay guys. So, ito yung uunahin po natin ang ating collar. So, i-on na po natin yung ating steamer. So, nakasindi siya. Ayan, kung naka-on po siya, is maririnig nyo naman na naka-on siya, is tumutunog na parang shhh, yung ganun. So, ayan. Focus natin. So, yung stroke po natin is paloob. Okay? Hindi po palabas. So, may mga hindi nakakaalam na yung stroke po nila dito is pa ganun. Makikita nyo is nagkakaroon ng buhol dito guys. Pag ganun yung stroke ninyo. May mga ganyan, lines. So, iwasan po natin yan. So, ang tama pong pamamalantya sa collar is paloob po siyang ganyan. Okay? Paloob po natin yan. So, natutunan ko po ito nung ako'y 16 years old. Nagtrabaho po ako bilang isang bahay nung ako'y 16 years old. So, tinuro po sa akin ng aking among Pilipino sa Pilipinas ang stroke nito. So, paloob po siya guys ha. So, tingnan nyo. Wala siyang buhol-buhol dito. Ayan. So, paloob po siya. Yan po yung unang step na gagawin nyo dito sa may polo shirt, dito sa collar. So, ganun din ang gagawin nyo sa baliktad niya. So, paloob lang guys ha. Ganyan. Ayun, may dumi na. Kailangan ko nang linisin itong plancha ko. And then, banayad nyo lamang pong i-press. At i-off na po natin yung ano. Okay, pagkatapos sa collar, isusunod naman natin itong part na ito sa my shoulder. Ito po sa shoulder, okay? Okay, dito tayo sa shoulder, guys. So, pagkatapos dito po sa shoulder, isusunod po natin yung kamay. Okay, susunod po natin itong kamay. So, dito muna tayo. Ito. Uunahin po natin i-press itong nasa kamay niya.
Madumi na tong plancha ko. Paloob pa rin po yung stroke, guys, ha, paloob, para hindi po siya magkaroon ng buhol-buhol. Okay, and dito sa kamay, ishanapin niyo po yung lining dito sa end. Eto, ganyan. So, ganyan po. And then, press. So, yung ganitong klase ng polo is madali lang pong i-press. Hindi katulad ng mga ibang polo na sensitive na dumidikit po talaga yung dumi. Okay, at the back naman tayo. So, ganito yung gagawin nyo, ha? So, dito guys, iwasan nyo pong planchahin dito sa gitna kasi may butonis po dito, no? So, para maiwasan po natin, guys, is medyo itaas natin, lift natin itong nasa kamay. Ganyan, ha? Huwag nating dadaan dito kasi magkakamark po yan. So, yun po guys, yung isa pong technique. And then, baliktarin na po natin ito. Pupunta tayo dito sa my part na my plank. So, madali na lang dito sa part na ito. Okay guys, so pagdating naman natin dito sa may kamay, ganun ulit yung gagawin natin guys. So unahin po natin ito, okay? And then, done. So, natapos na natin itong polo. Hilain lang natin, guys. And, and then dahil syempre sa kakahila-hila natin may mga buhol-buhol na naman dito na nabubuo is i-press na lang natin ulit siya. Okay. So kung hindi naman maarte yung amo nyo is okay na yan. So that's it guys. So next is sa pants naman tayo. Paano naman ang mamalansya at kung ano yung mga technique ng pamamalansya ng pants. Okay guys, so tandaan natin na hindi dapat natin binibigyan ng mga lines-lines, no? So hindi ko makita masyado. Ayan. So kailangan maiwasan natin yung mga linya-linya dito sa may bulsa. Ayan. So ito yung technique na ituturo ko sa inyo. Okay guys, so dito sa pants naman is iwasan po natin na may mga linya-linya or marka ng plancha dito sa may bulsa. Paano natin gagawin yan? Dito at sa likod. So, ang uunahin po natin guys is dito sa may bandang ito. Kailangan i-lift po natin at ilabas po natin yung bulsa. Ganyan. Ilabas po natin itong mga bulsa. Ayan. Then, i-press natin. So, ganito ha. Yung nakalabas po yung bulsa. And, yan. Ganyan. O, diba? And then, i-press natin itong part na to para hindi po siya, yes, pag nakalabas po itong bulsa sa loob, iwas natin yung bulsa kasi nagkakaroon ng marks. And then, pwede na natin siya i-press. O, diba? Wala kayong iniwasan nyo yung lines-lines dito sa may part na bulsa. Ayaw na mga amo yan, guys. So, ganyan lamang, guys. So dito sa part na to is ganun din. Kailangan mong ilabas tong bulsa. Ganyan, ha? Para hindi po magkakamark dito sa may pwetan. Okay, so this part tapos na natin sa may mga bulsa.
So this part is kailangan i-fold po natin itong part na ito dito sa may buttons dito. Okay? Ito. Ayan. So hanapin natin yung linya dito sa may dulo. Tingnan niyo yung label po dito, ha. So may linya dito, kailangan nakatapat-tapat po sila. Okay? Nakatapat po 'yan. And then ito yung magiging guide niyo. Okay? So and then press. Okay, so tapos na tayo, 'di ba? Bilis lang. Ganyan lang, guys. Kunin mo lang itong hammer na hulog pa. And yan. So yan, guys. Tapos na. So heto na. Tapos na ating polo at saka pan. So ganun yung technique, guys, na mamalansya. At sana yun na nakakuha kayo ng mga tips kung paano ang tamang pamamalansya na pants at polo na inyong mga sir. Okay? So, and guys, thank you sa panonood. At give me a thumbs up. Comment on my comment section below kung kayo ay natuwa at nagustuhan ang aking video. And for more videos na aking i-upload all about domestic helpers dito sa Hong Kong. Ayan. Thank you for watching and ingat po tayong lahat. Bye-bye!